Kumusta kayo mga ka-basketball? Ito ang inyong Pinoy Sports Unlimited. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang isa sa itinuturing na hari ng Open Court. Yun ay walang iba kundi si Bonbon the Bonfire Custodio. Si Bonbon nga ay unang nakilala sa paglalaro nito noon sa UE Red Warriors. Siya rin ay kinikilalang star player ng napurang team. Naaalala ko nga eh, halos kada laro nila, siya lagi ang tinatanghal na best player of the game. Makikita mo talaga na malaki ang edge niya sa ibang player, na parabang napakadali sa kanya ng basketball. Kaya nga madalas sabihin ng commentator na si Boom Gonzales noon, eh, siya ay si Mr. Smooth. Bakit nga ba Mr. Smooth ang tawag sa kanya? Paano ba naman? Eh parang napakadali lang sa kanya na mga ginagawa niya. Mr. Smooth nga ang tawag sa kanya sa stint niya sa UAAP. Sino-sino naman ang mga kakampi niya sa stint niya sa UE? Yun ay sina Mark Barboran, Marcy Arellano, James Martinez, Hans Tiele, Jurel Canizares, Pari Liagas, Toto Bandain, Elmer Espiritu, Rob Labagala, at si Rudy Lingganay. Well, maiba naman tayo. Sino nga ba si Bonbon? Si Bonbon ay pinanganak noong November 30, 1982 sa Buraon, Leyte. Pero sa pagkakaalam ko, si Bonbon ay lumaki sa Quezon City. Siya ay may taas na 5'11" tall. Ang kanyang position ay naglalaro sa point guard at shooting guard position. Hindi rin makakaila na si Bonbon ay isa ring sharp shooter at good passer. Si Bonbon nga ay pag pinakawalan mo ay talagang titirahan ka ng napakalupit. Grabe rin kung makahang time sa ere ang player na ito. After ng stint niya sa UAAP, siya naman ay naglaro sa PBL at siya ay naglaro sa kupunan ng San Miguel Coffee. Sa PBL nga ay mas pinatunayan niya na siya ay karapat-dapat na maglaro sa PBA balang araw. At ang natatandaan ko sa paglalaro niya sa PBL, eh siya rin ang tinuturing na star player ng San Miguel Coffee. After naman ang stint niya sa PBL, si Bonbon ay nagdesisyon na sumali sa 2008 PBA draft. At doon nga ay hinirang si Bonbon na 8th overall pick ng San Miguel Beermen. Sa unang taon niya sa SMB ay talagang nagpakitang gilas ito. Madalas rin siyang ginagamit ng team na kung minsan ay crucial time pa nga. Dito ay talagang napabilib ni Bonbon ang lahat ng veteranong manlalaro ng SMB. Siya ay nagtagal ng 2 taon sa SMB. At noong year 2010, siya ay na-trade sa Santa Lucia Realtors kapalit ni Joseph Yeo. Siya ay naglaro din sa Alaska Aces, Air 21 Express, Global Port Batang Pier, at ang huling team na pinaglaruan nito ay Red Bull Baraco noong year 2015. At noong taon nga na yun, doon na natapos ang career ni Bonbon sa paglalaro sa PBA. Pero alam ko na marami sa atin ang naniniwala na si Bonbon ay karapat-dapat pa rin maglaro sa PBA noong mga panahon na yun. Ngayon nga, si Bonbon ay naglalaro sa MPBL para sa team ng Davao Occidental Tigers. Ngayong taon, si Bonbon ay isa ng 37 years old
Pero kung titignan mo sa paglalaro nito, eh parang hindi ito matanda. Nandun pa rin ang kanyang shooting ability, ang mga kakaibang pasa, ang mga alahoy na tira. Bagamat nabuwasan ang kanyang bilis, pero kitang-kita natin na parang hindi nagbabago ang kanyang paglalaro. Sa pagkakakilala ko sa player na ito, ay isa rin siyang napaka-humble na player na alam mo namang kahit niyang itira ang bola, pero handa siyang ipasa sa mga kakampi niya para mabigyan ito ng kumpiyansa sa paglalaro. At isa pa nga sa mga napansin ko, pag siya ay nasa loob ng court, eh napapadali ang mga tira ng mga player dahil nga sa mga magagandang pasa nito. Ayon nga rin sa mga nabasa ko, malaki ang tiwala ng kanyang coach na si Don Dulay, lalo na pagdating sa crunch time, siya pa rin ang inaasahan ng kanyang coach. Ngayon nga, ang kanyang team ay nasa division finals ng MPBL. Sana nga, ngayong taon na ito ay makamit nila ang kampiyonato. At alam kong marami sa inyo ang naiinip na sa pagbabalik ng MPBL. So yun lang mga kabasketball ang ating pinakabagong video patungkol sa buhay ng ating idol na si Bonbon the Bonfire Custodio. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung may gusto kayong i-suggest sa susunod nating video, i-comment lang sa ibaba at ating babasahin yan. At huwag nyo na rin kalimutan i-like ang ating video at mag-subscribe sa ating channel. Pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video. And once again, this is your Pinoy Sports Unlimited.